noong March 18, taong 1996, hindi bababa sa 162 katao ang namatay. Karamihan sa kanila ay mga mag-aaral ng mataas na paaralan at kolehiyo. Matapos magkaroon ng isang sunog sa loob ng Ozone Disco sa Timog Avenue, Quezon City. Nananatili itong pinakanakamamatay na sunog sa kasaysayan ng Pilipinas at isa sa mga pinakanakamamatay na sunog sa nightclub sa buong mundo. Ang mataas na bilang ng mga kasawian ay inirason sa tarantang ibinigay ng sunog at ang kawalan ng mga fire exit at mga water sprinkler sa naturang club. Ang Ozone Disco ay isang popular na pook para sa mga mag-aaral noong kalagitnaan ng 90s. Noong March 1996, katapusan na ng taon ng pag-aaral at ang bar ay sinamantala na ang panahon ng pagtatapos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang promo. Sa gabi ng March 18, 1996, ang Ozone Disco ay tumanggap ng tinatayang 350 na bisita na ginustong ipagdiwang ang katapusan ng isang kabanata ng kanilang buhay sa pagsisimula ng isang bago. Halos kalahati ng mga tao na hindi bababa sa 162 ang natapos ang kanilang kwento ng biglaan. Bago pa man maghating gabi, may sumiklab sa kisame sa itaas lamang ng pwesto ng DJ malapit sa kusina at mga palikuran. Ang mga nagsasaya ay inuwaksi lamang ito bilang isang espesyal na epekto. Ang sayawan ay nagpatuloy hanggang ang siklab ay lumago sa isang sunog na gumapang sa sahig. Ang mga taong nakakita sa apoy ay agarang lumabas, ngunit marami ang nanatili sa sayawan, walang kamalay-malay sa nakaabang na panganib. Ang kaguluhan ay nagsimula at ang sitwasyon ay naging mas masama. Ang sumunod na nangyari ay nawala ang kuryente. At marami sa mga tao ay hindi napansing karamihan sa mga kasawian noong kasagsagan ng trahedya sa Ozone Disco ay nangyari dahil sa takbuhan. Ang mga gwardyang walang kamalay-malay sa sunog noong panahong yon ay inakala lamang na merong rambulan na nagaganap at sa kanila isinara ang labasan sa ikalawang palapag. Naapula lamang ng mga bumbero ang sunog matapos ang 2 oras. Noong panahong yun, huli na ang lahat at ang trahedya sa Ozone Disco ay naging isa sa pinakanakamamatay na sunog sa nightclub sa buong daigdig. Naging pahirapan ang pagkuha sa mga bangkay ng namatay dahil hindi na matukoy ang anyo, dikit-dikit at durug-durug na ang mga bangkay noong mga panahong yun. Para sa mga nakaligtas sa trahedya, hindi pa rin nagtatapos ang bangungot. 5 taon kalaunan, ang mga nakaligtas ay nakatanggap din ng ginhawa nang ang may-ari ng Ozone Disco ay nahatulang may sala sa kriminal na kaso ng reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple serious injuries. Hinatulan ng Regional Trial Court of Quezon City, Branch 216 sina Hermilio Ocampo ang Pangulo at Ramon ng Tagaingat Yaman. Ang kanilang kumpanya ang nagbantay sa araw-araw na operasyon ng Ozone Disco. Sa gabi ng trahedya ng Ozone Disco, mayroong 350 na panauin at 40 empleyado. Gayunman, ipinakita na ang establishmento ay pinayagan lamang na tumanggap ng 25 katao. Ang tanong, natuto ba ang mga Pilipino sa trahedyang ito? Ayon sa VFP, ang bilang ng mga sunog noong 2017 ay umabot sa 14,197. 12% nito ay naganap noong Marso at ang mga pinsala ay umaabot sa halagang 7.86 billion. Mas malala, ang mga sunog na ito ay binawi ang buhay ng 304 na sibilyan. Kaya ngayong buwan ng Marso, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 115A o mas kilala bilang Fire Prevention Month, na dapat ang mga Pilipino ay mas maingat ngayon patungkol sa sunog.